Noong nakaraang linggo ay ilang grupo ng mga conservative US politician ang nagbungkahe o mag-propose ng bill sa US Congress. Ang batas na ito ay para magbuo ng isang fact-finding panel para sa unang hakbang sa paglikha ng Indo-Pacific version of NATO that could act as a deterrence laban sa tumitinding aggression o illegal na pananakop ng China sa mga teritoryo sa South China Sea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Subalit maraming mga sumuporta sa proposal na ito na makapagbigay ng like-minded military alliance kagaya ng NATO sa mga bansa sa Southeast Asia at ilang mga Indo-Pacific region. Pero ilang mga analyst ang nagsasabi na hindi magtagumpay ang binalak ng US na magtayo ng kagaya ng NATO sa Indo-Pacific region na magtatag ng kagaya ng US-NATO version sa Indo-Pacific region na bubuuhin ng mga bansa na sakop sa Indo-Pacific region. Ang proposal ng isang Republican congressman na si Representative Mike Lawler ng New York para itatag o itatayo ang isang Indo-Pacific Treaty Organization na kagaya ng NATO. Isa itong bagay na napakahalaga dahil ang makalaban nito ay gaya ng China, Russia, Iran at North Korea ay nagbuo rin ng alliance. Ito ay isang unholy alliance. Mga alliance ito ng mga kontrabida eh. Ang layunin nito ay para guluhin o i-disrupt o i-destabilize ang buong mundo. Ang tinatawag na Collective Security Agreement ay napakahalaga dahil may potensyal itong makapagpigil sa ginawang agresyon at protektahan ang mga bansa sa Indo-Pacific region. Napaka-crucial para ito sa demokrasya sa mga bansa na Indo-Pacific region na magkatulungan at magkaisa para labanan ang mga pagbabanta ng ginawa ng China. Isa sa mga tumitinding problema o paghahamon sa peace and stability sa region ay ang patuloy ng campaign pressure na ginawa ng China lalo na sa Taiwan bago magkaroon ng eleksyon sa darating na January 24. At ang ginawang deployment ng China ng kanilang mga naval asset para pigilin ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy na maghatid ng mga supply doon sa Ayungin Shoal na gusto ng angkinin ng China lahat. At noong nakarang linggo, ang mga fighter jet ng South Korea ay mabilis nang nagsiliparan para kumpluntahin at ma-intercept ang dalawang Chinese at apat na Russian military aircraft na pumasok sa kanilang Air Defense Identification Zone sa South Korea. Pati na rin ang Japan ay nag-deployed ng kanilang mga air asset o air units sa kanilang karagatan. At noong lang Lunes, ang North Korea na kalyado ng China ay nagla-launch ng kanilang long-range ballistic missiles mula sa mobile launcher outside Pyongyang. Ang mga trajektory ng nasabing missiles ay doon itong naglanding sa karagatan ng Japan. Ang missiles ay panglima ito na long-range missiles ng North Korea na kanilang nilalaan sa taong ito. Pagkatapos na ilans ang missiles ay kinundi na naman ng North Korean Defense Ministry ang US dahil nung naglalaan sila ng missiles, ang North Korea ay alam kaagad ito ng US. Kaya ang US ay nagpadala kaagad ng pwersa doon sa region para protektahan ang South Korea. At ayon naman ng North Korean Defense Ministry na ang ginawang pag-uusap ng South Korea at US ay open declaration on nuclear confrontation. At ang nagpagulo talaga sa region ng Indo-Pacific region ay itong si Xi Jinping at si Kim Jong-un ng North Korea. Partner itong dalawa eh. Kasama pa si Russian President Vladimir Putin at ang Iran na boss ng lahat ng mga teroristang Hamas. Magka-partner ang mga ito eh. Pero subalit sa maraming tensyon at pagbabanta sa region, ayon naman sa ilang mga analyst na maliit daw ang tsansa na mabuo ang mga bansa sa Indo-Pacific region na maging kagaya ng NATO dahil ito sa maraming bagay mula pa noong panahon ng Cold War. Ang isa sa mga dahilan ay ang lack of trust among the government in the region. Ang ibang bansa sa Indo-Pacific region ay hindi nila nakikita ang pangailangan na magkaroon ng institusyon kagaya ng NATO. Ang institusyon kagaya ng NATO ay napakaganda, subalit maraming dekada ang ginugol nito para mabuo.
Maraming mga bansa sa Asia na gusto nila ang kanilang sasalihan ay mga alliance lamang dahil flexible ito. Kaya maraming mga bilateral or small-scale alliances across the region. Ang mga alliances na ito ay for economic or security reasons, gaya halimbawa ng Association of Southeast Asian Nations. Ito ay isang political and economic union sa 10 bansa ng Southeast Asia. Pero ang ASEAN ay hindi ito union ng mga bansa na magtulungan in times of war. Iba pa rin ang kagaya ng NATO. Habang ang Japan naman, South Korea at ang US ay nagbuo rin ng PAC o alliance para mapabilis ang kanilang pag-share ng information sakaling magla-launch ng mga missiles ang North Korea at China. At mayroon ding nabuo na security alliance sa Pacific region na tinatawag na AUKUS, na ang ibig sabihin ay Australia, UK and US. Ang AUKUS ay nakatuon sa security issue sa region, habang ang isa pang security alliance na nabuo ay tinatawag na QUAD or Quadrilateral Security Dialogue. Ito ay binuo ng US, Australia at India at Japan, at kapareho din ito halos ng AUKUS. At ang Japan din at ang Pilipinas ay kamakailan lang ay may bilateral alliance agreement na nagbigay ng mga patrol boats sa Malaysia at Pilipinas para palakasin ang defense capability sa maritime territories ng Pilipinas sa South China Sea na inangkin na ng China. At mayroon ding mga ilang bansa sa Indo-Pacific region na may kaunting bangayan or political differences na kailangang masettles ito para hindi ito maging hadlang kung magbuo man ng alliance kagaya ng NATO. At ang desisyon ng mga bansa sa Indo-Pacific region ay nakadepende pa rin sa desisyon ng China kung gaano siya ka-agresibo, sa region sa kanyang mga pag-aangkin at pag-control sa buong South China Sea. May mga ilang bansa sa Indo-Pacific region na gusto ring nasa gitna lamang or maging neutral between China at US, at mas kanilang pinapaboran ang multipolar alliance. Kaya sa halip na makipag-alliance sila sa China or US, ito ang tinatawag na minilateralism. Ito ang grupo ng 3 or 4 na bansa sa region na nagbuo ng alliance para ito ay makatulong sa ilang mga isyu na kanilang hinaharap. At mayroon ding mga maliliit at mga hihinang bansa sa Indo-Pacific region. They are individually weaker but stronger together with their neighbors. At isa dito ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay mahina pero sa tulong ng kanyang mga kapitbahay na bansa ay titibay ito. At isa sa nakikita kagaya ng Quad at AUKUS ay isa itong basihan sa regional alliance, at pagdating ng ilang taon ay marami ng bansa na sasali nito at maging kagaya na rin ito sa NATO. Ang Quad ay napakatibay at powerful na alliance sa Indo-Pacific region dahil pinamunuan ito ng US, ng UK, ng Australia, Japan at India. At napansin natin na marami ng mga bansa na sumasali o kasama sila sa joint patrol na ginawa ng Quad sa South China Sea para ipakita sa China at North Korea na hindi nila pwedeng aangkinin ang buong South China Sea. At maraming bansa na sumasali ng mga naval exercises at joint patrol gaya ng ginawa ng Quad. Hanggang sa susunod, maraming salamat.